Ada yung mga paninda rito sa gilid ng actually Wawa Dam. Kasi parang divisoria na, alam. Sobrang lakas kasi nung bagyo na pa ako nakitang nagka-rock climbing din eh. Ay, wala po kami ticket sir eh. Entrance wala pa po eh. Lang. Napakataas na ba ito? Ganda oh. May pool sa kabila. Ganda. Itong kuweba na ito, ano ito eh? Bali man-made cave. Bali na iba na yung lugar dito eh. Dati kasi itong lugar na to eh may mga nakaatirik pang bahay. Siguro bumagyo nung bumaha ng Ulysses. Natanggal. Ay, ganito na yung itsura. Kung hindi pa bumabag yung Ulysses, maganda pa yung nandito. May mga bahay pang nakatirik. Ngayon eh, yun ang itsura niya. Hindi na namin kailangan ng ticket eh. Daddy, pag hindi nyo na kailangan, hindi po kayo makapasok. Bakit? Kasi po papakita ni Pendi. Uy. Pero po, doon na lang po kayo bumalik. Huwag nyo lang po kawalan. At pabalik nyo na po kayo. Ada yung mga paninda rito sa gilid ng actually Wawa Dam. May mga paninda. Ada yung mga paninda rito eh. Parang divisoria na eh. Tanghali po. Tanghali po. Tayo pa rin namamasyal dito sa Wawa Dam. Kahit medyo binaha ng Ulysses. Na iba na kasi itsura niya eh. Sobrang lakas kasi nung bagyong Ulysses. Na iba na itsura niya. Hindi na ganito dati. Sa lakas ng agos. Yung mga bato talagang na ano siya, na wash out siya oh. Dati may mga lumot-lumot yan, may mga berde-berde, ngayon puting-puti na. Sa lakas ng bagyo, Ulysses na. Tala ng ano, tala na tubig na marae. Ayan, dati may mga nakatira dito. O, oh, ayan. Para, ano rin ang hangin. Oo. Saan? Ano yan? Sarado yan? Sarado yung bridge na yan. Hangin. Ayun yung taas na yan, no? Oo. Oh.
ito yung way papuntang Wawa Dam. Nandiyan na yung pinaka ano niya, spillway. Konting lakad lang natin, spillway na. At bago yun, dadaan tayo sa man-made na kuweba. Mayroong man-made na kuweba rito eh, para lang madaanan ng mga tao. Alam mo, medyo delikado lang dito pagka lumindol. Hindi maiwasang may rockfall dito. Taas! Ano yung kuweba pa oh. Yun, masarap umakyat oh. Ayun, kita nyo guys yon sa tuktok na yun oh. Ang taas niya siguro mga nasa ano yan, nasa 300 feet siguro yan ang taas niyan magmula doon sa baba. Wala pa akong nakitang nagka-rock climbing dyan eh. Sarap dito, hangin hangin oh. Sarap, ang lamig, ang hangin. Ayan ang baba. Ayan, nasa baba. Inawan ng tulugan yung gilid ng ano na to, daan. Ayan, may natutulog dito. Actually, kuweba siya. Ayan ang ha? Ayan ang baba oh. Ang lalim niya mga nasa ano, 50 to 40 feet. Ay, wala po kami ticket, sir, eh. Sa entrance fee po. Wala pa po, eh. Lang okay, entrance. 20 pesos lang naman po, per head. Kaya pala sabi ng bata kanina, ticket daw. Okay po, ingat po kayo. Thank you, sir. And guys, meron palang ano, meron palang ticket na babayaran pagpapasok dito. Dati kasi alam mo ano, alang ticket na binabayaran lang namin dito yung parking fee ng motor. Eh ngayon naniningilan ng ticket. Ayos din yun para sa ano, maintenance ng lugar na to. Ganda naman daw kasi oh. Ayun oh. Yung may poles sa kabila, yun napapansin niyo may poles. Tapos yung nasa taas naman niya, ayan. Napakataas na ba to? Mga nasa 300 feet ang taas niya. Hindi lang siguro 300 feet ang taas niyan. Oh, pataas. May pulse sa kabila.
Kaso lang bawal yata bumaba dyan. Si delikado masyado. Wow, ayos ng parking ng motor dito ha. Oh, ayos ng parking ng motor dito. Ayan na. Malapit na po tayo sa spillway ng Wawadam. Ah, ganda rito oh. Actually guys, nung pumunta kami rito, wala ang ano, wala pang bayad yung lugar. Ang babayaran mo lang yung parking fee sa halagang 20 pesos. Ngayon, yung individual, meron ng bayad. Naniningilan ng 20 pesos each. So, kailangan tayo magbayad para sa ano, kumbaga, pakinabang na rin ng mga taga rito, hanap buhay nila. At sila yung nagme-maintenance ng kalinisan dito. Kaya kailangan din tayo magbayad. Napakamura naman eh, 20 pesos lang eh. Kakapasyal na kayo. Kahit mga bata, dalhin nyo rito, safe naman. Ganda. Yan po yung spillway ng Wawadam. Spillway. Tension na kayo kaya, medyo malikot ang ating camera, ano? Ito nakita ba? Itong kuweba na to, ano to eh, bali man-made cave. Ginawa lang ito ng tao para mayroon madaanan yung mga mamasyal dito, papunta roon sa kabila. Kasi ilang ibang daanan eh. Pagka walang daanan to, doon ko sa baba dadaan, papunta roon. Mas mahirap. Kaya nilagyan nila ng daan dito. Man-made cave. Oh.
sarado. Sarado daan. Dati meron dito nakatira. Tapos may mga tindahan pa. Hindi ko alam kung anong dahil lang. Umalis. Nung bumagyo yata ang Ulysses, umalis. Kasi inaagusan ng tubig yan eh. Ang taas na yan. Ayan. Inaagusan ng tubig yan. Eh nakatira dito mga may mga red horse pa nga, may mga tinda pa yan. Umalis. Kasi hindi nga naman safe yung lugar. Ay, dito po kami dada sa tulay na to. Mauna ka ba? Tandaan lang. Medyo malalim ang tubig, oh, berde. Ha? Kasi ticket. Yan yung mga bangka na yan. Kung kayo pupunta rito at gusto nyo umamasyal lang medyo malayo-layo, pwede nyo arkilahin yan. Hindi ko lang alam kung magkano ngayon. Dati 50 yata ang isa. Yan malapit lang yung pupuntahan nyo. Pero pagka medyo malayo-layo, mas mahal. Ang ganda, lumalim yung tubig dito. Nakita nyo guys. Berde-berde tubig. Dati hindi ganyan ka-berde yan. Hindi ganyan kalinaw. Medyo malabo-labo tubig nung pupunta ako dito. Pero ngayon, ganda na. Ayan, kitang-kita niyo yung tubig. Berde-berde. Masarap maligo, malinis. May mga bangka. Yung spillway na ng water view. Eh, mga bangka na yan. Pwedeng arkilahin. May pupunta ng medyo malayo-layo. Na arkila yan. Mga gusto mag-adventure. Kuya, magkano yung arkila ng bangka rito? Kano yung arkila po? Pagka... 200 po, guys. 200? Ilan tao po yun? 2 lang. Ah, 2 lang? Hindi pa, pagka yung marae? Per head? Per head. 50 balita. Ayaw, tama nga. Tama nga yung balita namin, 50. Yung pinakamalayo na mapupunta ng bangka. Yung pinakamalayo, kasili. Yung balikan doon kapag rides, 200. 200 ang? Balikan sa tao. Sa tao, malayo-layo. Ay, layo na. Nakilaw ako, tama. Kaso maganda talaga, may thrill talaga. Oo, may thrill ano. May gear ano, tama.
Bago man da tubig ngayon, oh. Berting-berting na. Hindi katulad nung pumunta ako rito, dilaw. Oh, malabo lang noon, ano? Hindi malinaw. May prego naman yan, sir. Yung sa tubig. Si Quinta. Sa tubig. Halitsundo na eh. Halitsundo na. Ano, ihihintayin mo sila ron, oh? Iiwan mo. Pwede, hindi ko pa hintay. Pwede. Maksin lang. Ay bisita ngayon. Masyado. Mga bandang Mayo na ano? Marso, itong Marso. Sige, ang ganda ng tubig, oh, linaw. Ano na 'to? Nagbukas na 'yung ano. Turista. Oo. Pwedeng pumasok. Ay, pasensya. May argel ng bangka. Guys, narinig nyo kanina, no? Si Kwenta yung Merhead. Malapit lang, pero kung gusto mong medyo malayo-layo yung pupuntahan nyo, 200, bali ka na yun. 7 kilometers daw yung layo. Bali, 14 kilometers yung, ano, yung balikan. So, sulit naman yung 200 kasi talaga adventure kung pupunta kayo rito. Pasisihan naman kayo, ganda naman ang place. Halinaw ng tubig. Kita nyo yung nasa likod ko na yun, berde-berde. Maganda pa raw doon sa may bandaron. Medyo malayo-layo nga lang, kailangan mo magbangka. Mabait ka sa bangkero. Eh, nasa likod ko na yan. Yan yung, ano, yung Wawa Dam na yan. Actually, yung Wawa Dam na to, maliit lang ito eh. Naging tourist spot dito sa... hindi ko alam kung sakop pa ito ng Rodriguez o Talpan. Na lang siguro ka maray na kami. May mas maganda pang lugar doon sa dulo na yan. Meron ba sa taas? May mga lagot. Three, four, five, six. 300 yun, ano? 50 isa, ano? Medyo malayo na rin. Ah, medyo malayo na. Pero pag dalawa lang kayo, 200. Ano na yun? Dalawa lang talaga sa lutong.